paper. Awesome! Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon, gagawa tayo ng isda na gawa sa papel gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay parisukat. Kahit anong sukat ng papel, basta parisukat, okay yan. Tagilid natin ang papel. Itong ibaba, ipantay lang natin dun sa itaas. Tupiin natin. Then, ibalik lang natin. I-rotate natin ang papel. Ganun ulit ang gagawin natin. Ito, ipapantay natin dun sa itaas. Then, tupiin natin. I-open lang ulit natin ang papel. Itong apat na dulo na to, ilalagay natin sa sentro. Pero, yung isa, tutupiin natin ng pabaligtad. Yan. Itong isa, isi-sentro natin pero sa likod, pabaligtad. Baligtarin natin ang papel. Then, lagay natin sa sentro. Yan. Then, baligtarin ulit natin ang papel. Ito, angat ulit natin. Then, makikita nyo yung guhit dito. Papantay natin yan dito sa gitna. Yan. Then, itong isa, i-open lang natin. Baligtarin natin ang papel. Tutupiin natin siya ng pabaligtad. Then, ibalik ulit natin sa dati. I-open ulit natin. Kung ano yung ginawa natin dito sa kanan, ganun din gagawin natin dito ngayon sa kaliwa. Itong guhit, ipapantay natin dito sa gitna. Yan, tapos habang pinapantay nyo, ito, papunta siya ng kaliwa. Then, tupiin lang natin. Tupiin natin ng maayos para pantay. Then, itong dulo na to, papantay lang natin dito sa sentro. Dito. Tupiin natin pababa. Yan. Then, tupiin natin ng maayos. Sunod, baligtarin natin ang papel. Yan, malapit na siyang matapos. Lagyan lang natin siya ng mata para lalo siya magmukhang isda. Gagamit ako ng ball pen. Pero kahit ano, pwede niyong gamitin. Pwedeng lapis, pwedeng pentel pen. Mag-drawing lang tayo dito ng isang malaking letter C. Yan. Then, maliit na number 3. Dalawang beses. Number 3. Isa pa ulit. Number 3. Dito ulit. Number 3. Tsaka isang C. Then dito, isang number 3. Yan. Then, mag-drawing lang tayo ng mata dito. Isang malaking bilog. Then, shade lang natin. Yan na! Tapos na ang ating isda na gawa sa papel. Madali lang siyang gawin, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!